mas maraming opportunity to, mas nag-grow kayo. Ang labanan kasi sa buhay, the more na mas maaga kang maging mature. Hello mga kawanabis, good one day sa inyong lahat, at narito tayo sa Fitness Army with Rendon Labrador. So kung kayo ay bago pa lamang dito sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe at i-push ang bell button para lagi kayo updated sa aking mga videos. Napabayaan mo na, hindi ka na naglaan ng oras, may opportunity, may job interview, nakakapagod, umulan, umayaw ka na kasi mag-vlog ka, mali yun. Dagdagan mo ng ano, responsibility. Mahirapan mo yung sarili mo. Kasi pag nabuhay na nahirapan ka, doon ka na magmamature. Kasi sa maturity, doon mo malalaman yung success. Kasi hindi mo ma-appreciate yung value nito eh. Kung binigay ko na sa'yo eh. O ikaw, position mo ito. Hindi mo ma-appreciate siya kasi hindi mo siya dinaanan. Yung values na kailangan mo para sustain yung success mo, hindi mo siya naaral, hindi mo minahal eh, parang ganun eh. Kumbaga, binigay lang sa'yo eh, spoon-fed eh. Kaya, tas nakatakot yung mga kabataan na nandyan na lahat, yung magulang nila may kaya, nandyan na lahat, binigay na lahat. Yun ang mas nakatakot. Kasi hindi natin isip, hindi maling mindset. Pero hindi siya aware, hindi niya intention. Kaya dapat kayo mag-correcto. Walang tao kasi magsasabi na, oh, Charles, walang ganun eh. Kasi sarili mo yan eh. Hindi mo naman ang palaging kasama na, Charles, mali na yan. Walang ganun, bro. Walang blueprint sa buhay. Ikaw gagawa mo. Yun yung sinasabi ko na everyday pay attention. Diba? Buti kung may blueprint yun, eh wala. Walang blueprint, bro eh. Ikaw gagawa mo. Ang mahirap doon, meron pang circumstances ng real life. Buhay mo, anay kakainin mo, family problems mo. Mahirap bro. Flex ka ng flex sa Facebook, post ka ng post. Pero yung totoong buhay mo, ano, sablay, maliri. Kaya, tak, hindi na yun eh. Iba to ah. Iba kasi nag-extra effort eh. Kasi common na pag nag-post ka, sir, ano mo yan, ang meron dyan. Ang ganda lang. Iba yung tao, aangat talaga eh. Pag may ginawa ka kaiba, tandaan nyo to. Pag may ginawa ka extra, so, tingnan mo yung simple yung ginawa mo. I-magnify mo yan sa buong buhay. I-apply mo yan sa buong buhay niya. Extra effort. Bro, lahat yan papunta sa'yo. Walang napunta sa akin, papunta sa'yo yan. Parang ganun. Ikaw gagawa yan. Igagayad ka kita. Itutulungan lang kita. Kasi nakita ko na kung anong meron dito eh. Igagayad ko lang kayo. Pero, kayo gagawa. Off the record. Kailangan nyo marinig to. Sa buhay, tatlo lang ang paraan para yumaman. Tatlo lang. Una, paghihirapan mo. Yan yung sinasabi ko. Paghihirapan mo, mahirap yan. Hindi sigurado yan. Paghihirapan mo. Pangalawa, mamanahin mo. Mayaman ka na, bibigay sa'yo. Ha? Yung tatlo, aasawahin mo. kung wala ka lang, kung medyo late ka na, matanda ka na, hindi mo na kaya, medyo hindi ka sure eh, magaling eh, ha? Eh, tapos tinig naman yung pamilya mo, medyo wala naman ipapamana kasi hirap naman eh. Eh, mag-isip ka na, boy! Huwag ka mag-girlfriend na maganda, na walang pera. Gamitin yung katawan mo, ganda-ganda ng katawan mo. Pero ba'n mayaman, para sure ka na? Oh. The goal is to, ano, di ba? Ayun yun! Tatlo lang, ha? Oo. Tatlo lang. Yan ang ayaw ko sa inyo, tatlo lang. Huwag na kayo mag-isip na kung iba. Paghihirapan nyo, kaya nyo. O, di ba? Paghihirapan nyo. Pangalawa, kung wala naman yung mamanahin, di ba? Asawahin.